Hello guys, what's up? So welcome back sa aking YouTube channel. So syempre nandito tayo ngayon para sa panibagong bike check videos. Dito yan guys sa MM Cruise Bicycle Trading. Dito yan sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. So 100 meters lang yan from Joner's Crossing. And so magbabike check tayo ngayon ng isang Merida na nakakabit ay Shimano SLX. Yan. So mga guys, meron nga pala ditong tawag dito, yung home credit sa mga gustong kumuha ng installment. Mamaya papakilala ko sa inyo para sa mga gustong kumuha ng installment na bike. Yan. Guys, wala na tayong intro. Excited na ako i-bike check ito, Merida with Shimano SLX group set. So guys, ayan ang ating ibabike check ngayon, no? Pang malakasan at pang malupitan na mountain bike. Ayan. Siyempre, ang ibabike check natin ngayon ay Merida Big 9. So first time natin na magbabike check ng ganitong bike. Isa sa mga kinikilalang pangalan sa bike. Ayan, no? So yun yung Merida. So Merida Big 9. So kung may 9 siguro, parang strings yan. Mayroong Big 7. Etc. Pero sa ngayon, natuayo ay nasa 9. Ayan, no? Punta tayo sa kanyang frame. Ang frame niya, syempre, yung palagi kong gustong-gusto. Ayan, yung diretso lang yan. Yung diretso. Ayan. By the way, guys, itong mountain bike nga pala na to ay tumitimbang ng 12.85 kilograms. So, ang gaang na itong mountain bike na to. Ayan. At ang frame natin ay small. Ito, Big 9, small. Ayan. So, pwedeng-pwede ito sa mga maliliit. O, oh, diba? Siyempre, tapered ang kanyang head tube. Kitang-kita nyo naman, no? Ang laki dito, ang taba. Tapos dito, maliit lang. Ayan. So, tingnan natin. Ayun. May logo yan ng Merida. Parang bundok, eh, no? May dalawang bundok dito. Pag kinapa mo to, guys, ayun, makapal. Ayan. Ang kapal nito, para siyang sticker, yung kapal niya. At may bewang. Ayan o, may bewang o. Buti pa to may bewang. Ayan o, o diba, sexy o. At ang kanyang pagkaka-welding, parang semi-smooth guys. Ayan, wala akong makitang uod. Kita nyo guys, so wala akong makitang uod o. Ayan, medyo madilim. Ba't ganun? May ilaw naman tayo. Semi-smooth welding. First time ako nakakita ng ganitong pagkaka-welding. Madalas nating nakikita smooth saka yung mga maraming uod. Ito oh, kita niyo oh, semi-smooth at mahaba dito. Makikita natin dito guys, mayroong butas, tasbo. Ayan, siguro para to sa RD or FD, etc. Tapos dito meron tayong internal cabling. So dalawa. Ah, FD. Ano to? FD. Ayan, at dito dumaan yung preno sa likod, sa ilalim ng down tube. Ayan. Ito yung ngayon yung down tube niya. Ay guys, mayroon siyang ano, ano ba tawag dito? Protector. Ayan, may protect skin, bike skin. Dito, yan o, hanggang dito sa baba. At ang tatak natin ay Merida. Ganon din to, pag kinapa mo, para siyang sticker. Naka-embossed. Ayan. So, magkabilaan yan, guys. Isa rito, saka doon, meron siyang protective sticker. Pero hindi siya ganun kakapal yung ano niya, guys. Yung protector. Ang tawag yata nila dito, bike skin. Ayan. At meron siya ditong lalagyan na malamig na malamig na beer. So, palagay ko, ang mailalagay mo lang dito, yung maliit lang na lalagyan ng tubig. Kasi tatama na dito pag yung malaki. Ayan. Ang shape nito, guys, pa-curve dito. Tapos din curve din dito. Ayan. At sa ilalim, ganun din. Eto.
Ayan yung sinasabi ko sa inyo guys na maraming uod ng pagkaka-welding. Kaya ako nasabing semi-smooth to. Ayan. At dito sa C-tube, may makikita ka dito ang SLX Edition Big 9. Ayan. So yung model, yung Big 9. Tapos yung SLX Edition, ito yung group set na nakakabit dito sa bike na to. Ayan. So ganun din dito, smooth, ano, semi-smooth. At may maliit na triangle dito. Ayan. So binaba kasi ito. Binaba ng konti. Kaya naglagay ng triangle dito, pampatibay. Ayan. At dito sa top tube niya guys, ganun din, meron siyang bike skin. Ayan. Nakalagay category 3. XC plus trail. So pwede na to sa trail. Saka sa cross country. Uy, may manual oh. Basahin muna guys ang manual bago magbike. At dito may nakalagay na Big 9. Yan, Big 9. Okay. Ang ganda nito, guys. Tapos ito pa triangle, pa ano dito? Pa curve, tapos patusok. Ayun, pero hindi masyadong patusok dito. At dito sa kanyang sit stay, sexy, may bewang. Ayun oh, kita niyo ba may curve? At uy, yung gara ng bridge niya. Naka-welding sa seat tube. Ayun o, kita nyo ba? Yung tornilyuhan. At dito ngayon sa chainstay, may bewang din siya guys, na nakikita nyo sa kabila. Dito kasi merong chain protector. Ayan. Meron na siyang kasama. Ang lapad o. Hanggang dito. Ayun. At ito yung lalagyan na siguro ng carrier. Dito ka maglalagay. May tornilyon dito. At ang frame natin guys ay quick release. Ayan. So ayan yung frame natin. Ayan o. Punta tayo ngayon dito sa kanyang air fork. Yung air fork niya, hindi airport. May syempre may manual lockout. Ayan. At air. Ayan. May hangin tayo. Ito yung takip. Uy, masikip. Good yan. Good. Yung iba natin nakikita maluwag eh. And then alloy ito. Yung crown. Alloy ang arc. Then yung lower natin, alloy din. Ang size niyan ay 32. Yung ating air fork, 32. Gawa yan ng Saturn. Saturn. Ano to? Aerodynamic signs. Yan. Tingnan natin kung meron siyang guide. So, wala siyang guide ng PSI. Wala siyang guide. Madali naman ma-search sa Google yun eh. Warning, do not use for downhill and free ride. Yan. So, trail lang to. Saka cross country. Yan, ang ganda nito. At 120mm ang stanchion niya, kulay gold. So, yayamanin ang ating stanchion. Tingnan natin yung kanyang steerer tube kung tapered. Ayan. Palagay ko straight to, guys. Kasi maliit lang to. Ayan. Dito ko bumabase. Maliit lang to. Ayan. Pag meron ako kasi nakita mga fork, ang lalaki nito hanggang dito siya. Oh. So, pakicorrect na lang ako, guys, kasi hindi ko makita. Oh. Ayan. At dito tayo ngayon sa kanyang hubs. Uy, may design yung hubs niya guys. Tingnan natin. Ang hubs niya, Genova. Alloy 7075. 3 pulse. 90 clicks. Ayan, siguro hindi ano to. 3 pulse, 90 clicks. Ang dami naman, 90 clicks. Ano? 25B. Ano kaya yung 25B? Genova Mars. So, yun yung ating hubs. Sealed bearing, Lodi. Idol, Lodi. Yan. Alloy itong ano niya, yung cover nung bearing niya guys. So alloy ito, yung kulay pula. Quick release, Lodi. Ayan, bilangin natin ng Tasbo, Lodi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Tama ba tayo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 holes, Lodi. Bali, 36 holes ang ating hubs, Lodi. Ayan, ang ganda nito, Lodi. At stainless ang ating spokes. Ayan. At ang ating rims ay double wall alloy na gawa ng Saturn Atlas 2.0. Ayan, no? Atlas, Saturn. Ayan, naalala ko yung binike check natin na bike na Saturn Atlas 2.0. Ang ganda na ito. May eyelet siya guys, oh. Palagay ko ano na to, tubeless ready to guys. Yan sa mga gusto mag tubeless ready, ready na to, oh, diba? At ang gulong natin ay Continental. Isa sa mga kilalang brand pagdating sa gulong, ng Continental. At ang sukat niya ay hanapin natin. Ay yung Continental Mountain King 2.0. Siguro 2.0 yung kapal niya, guys.
Ayan, wala na akong makikita ang iba eh. Wala talaga, guys. Palagay ko 2.0 yung kapal ng ating gulong. Pero try natin, baka sa kabila meron, hanapin natin. Ayan, tingnan natin dito sa kabila. Continental. 29 by 2.2 nga. Ayan, guys. 2.2 nakasulat. Continental Mountain King 2.2. So 2.2 yung taba o kapal or lapad ng ating gulong. So tingnan niyo naman yung spike, guys. Panglupa talaga tong gulong na to. Ayan, oh. Ang lalaki. Oh, di ba? At syempre, ang rims natin ay double wall alloy rims na may eyelet na gawa ng Saturn Atlas 2.0. Yan. Pakitama na lang, guys, para pakilagay sa comment section kung tama ba ko na tubeless ready yung ganitong rim. Yan. At stainless na spokes. At bilangin natin ang tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36 holes. Ayan, 36 holes ang ating hubs na Genova Mars Alloy 7075. 90 clicks. Ayan, so nabasa natin kanina doon. Ayan, alloy Lodi. Silver to Lodi na glossy Lodi. Quick release. Ayan, at dito tayo ngayon sa kanyang group set. Ayan, pakinggan natin. Ayan, kunat, guys. Ayan, tunog may kaya. Hindi siya ganun kaingay, pero hindi rin siya ganun katahimik. Para sa akin, tama lang. Ayan, Shimano ang ating cogs. Ayan, Shimano SLX. At bilangin natin ang speed. 1, 2, 3, 4, 5. So, 10 speed ang ating cogs. 11, 2, 32. Tama ba ako? Asan na? Hindi ko makita. Ah, naduduling na tayo. Kailangan na nating magpagawa ng salamin. Ayan, oh. Wala talaga 11. Palagay ko 11 to 32 to, guys. Wala akong makita. Ayun, nakita ko na. 11 to 32. Shimano. At syempre, ang ating RD ay Shimano SLX. Ito yung mayroong clutch. Tama ba tayo, clutch? Ayan, pag naka-on, hindi, may, ano, ayaw niya mag-slap, oh. Ayan, tingnan nyo, ha. Oh. Pag naka-off, lalambot siya. Oh, di ba? Oh. Yan. Dodiga, di ba? Ang ganda na ito, SLX. Yan. Haba, oh. Ganda. Promise. Mukhang pure, ano to, alloy Lodi, ah. Yan, oh. Ito, oh. At ang ating kadena ay Shimano 10 speed. Shimano 10 speed. Dito ngayon tayo sa crankset. Siyempre, SLX yan. At mayroong butas. Lagusan yan sa mundo mo. Papunta sa mundo mo. Yan, oo, diba? Meron din siya rito protector para hindi masyadong magasgasan ng ayong crank arm. At may logo ng SLX. Alloy Lodi ang ating crank arm. 170mm Lodi. Tapos, ito, tingnan nyo yung chainring niya. Alloy din to, Lodi. Yung chainring niya, narrow wide. 32 teeth. May tatak na Shimano. Hindi, palagay ko yung, ano to, direct mount. Direct mount to dun sa loob, guys. Yan, nandito, tinuturnilyo siya. Itong chainring na to, yan. Pakitama na lang ako, pero alam ko talaga, direct mount yan. At ito yung pedal natin, seal bearing Lodi, na Speed X. Speed X, seal bearing yan. Ang bottom bracket natin, Shimano din to. Yan, silipin natin. Shimano SM. BR, yan, hindi ko masyado makita, guys. By the way, highway, ito yung serial number ng ating frame, guys, oh. Ayan. Ayan, oh, may mga serial number pa, may barcode pa, oh. So, authenticity siguro ito. Pya, nabubulan na tayo. Oh, di ba? At ito tayo ngayon sa seat clamp. Ito, ang sink clamp na pang masungit. Hindi naman. Ayan yung ano, yung sink clamp na hindi mo ma-adjust, so bawal manghiram. Ayan, so ganito gusto kong seat clamp kasi mataas yung upuan ko eh. So iilan lang yung nakakagamit, biglang ganun eh, no? Ang sungit. At ang ating seat post 31.6 by 350mm alloy Lodi. Yung tatak di ko makita, Lodi. Walang nakalagay Lodi. Nakalagay lang comp. Ayan ang comp. Two bolt type. Ayan, ito yung clamping system niya. Ayan, ang ganda. At ang ating saddle, o yung galing, oh, Kaysan. Meron siyang rubber dito. May kulay pa lang. Ganda nito.
Wow, first time natin makakita ng saddle na ganito. Sport, Kaysan. Ang tulis, oh. Tingnan mo yung upuan niya, guys, oh. Ang ganda. Ayan, oh. Bakit ba dumidilim? Ayan. Ano kayo mag-asap? May ilaw? Wala. Ayan, tingnan natin. May ilaw na lang. At may butas dito. At ang laki ng hiwa, guys, oh. Ayan, hindi maiipit ang utot mo dito. Pag nautot ka, labas ka agad dyan, oh. Ang laki ng hiwa dito, oh. At siyempre yung butas dyan. So dito dadaan yung ihi mo. Ayan, ang haba nito, oh. Oh, haba, labas yan, sigurado ko. Pag naupo ka, at ito medyo makitid lang. Liit lang yan, no, guys, oh. Oh, liit, ito lang yan, oh. Mga 4 inches lang to. Ayan, at siyempre may kanal. Ayan, so dadalo yung ihi mo dyan. Yung foam niya, guys, medyo makapal ng konti at matigas. Ito, yan. Makapal at matigas. At ito tayo ngayon sa handlebar. Ang handlebar niya, guys, sinukat ko. Hindi ako makapaniwala. 830 mm ang haba. So, ang haba niya. Check mo natin. Oh, tumama na, oh. Nakita niyo, guys? Tumama. Napakahaba nito. May back sweep siya, guys. Kung makikita niyo, back sweep. At may rise siya ng konti. Ayan. Ang handlebar natin ay alloy Lodi Saturn. Ano to? Dion? Saturn Dion 3.0 7075 aluminum. Ganda nitong handlebar natin. At ang stem natin ay short stem. Ano kaya tatak nito? Ay, nakalagay lang, guys, aluminum M. Paki-comment na lang, guys, kung alam ninyo brand ng ating stem. Ganda nito. At ang headset natin ay Maxon. Palagay ko silvering na to, guys. Yung ating headset. Alloy to. Yung dust cover niya, guys, alloy ha, alloy. Siyempre, ang ano natin, spacer ay carbon Lodi. 1, 2, 3. Asawa ni Marie. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 na 10mm carbon spacer. Ganda, oh. At ito pa yung sasakay na gusto ko, guys. Yung hydraulic brakes niya, 2-finger. So, pwede mo siyang gawing 1-finger. So, apakasarap mag-drive. Pag 1-finger lang yung hawak mo sa preno, mas marami kang hawak dito, mas safe. So, mas kontrolado mo yung handle. So, yung iba kasi dalawa, yung iba tatlo. So, ito, 2. Kasyang-kasya yung 2. Pero, kung ako gagamit nito, guys, iuusod ko to dito para naka 1-finger lang ako. Yan. Siyempre, gawa yan ng RSX Mineral Oil. O, oh, diba? At ang shifter natin, ay Shimano SLX Dynasys. Ayan, Dynasys ang nakatatap. Diba? Siyempre, sa kabila, ganun din, RSX na hydraulic lever. At ang ating grip ay Sagmit. Meron siyang lock dito. Isa lang. Sa loob. Ganun din dito. Dito naman, cover lang siya ng grip. Close. Wala, oh. Ayan. So, mas maganda siguro to. Hindi mawawala. Yung sa akin, nawala na yung ano dyan, yung bar and cover, yung plastic. Di ba? Nawala. At dito tayo ngayon sa kanyang, ano ba tawag dito? Nakalimutan ko na. Rotor at caliper. Siyempre, post mount na RSX na caliper. Kasi naka-alloy tayo, Lodi. Yan, kaya post mount yan. Wala siyang, yung shock niya, guys, nasilip ko, wala siyang rebound adjuster. Yung rotor niya, Shimano, kung hindi ako nagkakamali, pero tingnan natin. Nakalagay kasi siya Malaysia. Ayun, Shimano nga, guys. Nakikita nyo ba? Shimano ang ating rotor na resin pad only. SMRT 56-6 made of Malaysia. Ang ganda, oh. Oh, diba? Wow, Shimano ang ating rotor. Sa kabila, tingnan natin. So, ganun din. Shimano rotor. 160 mm. At post mount na RSX na caliper. Oh, ganda nito, guys, promise. At ito yung kabila ng crank set. Ito yung crank arm niya, guys, 170 mm SLX, may plastic na ano to, yung pampalock dito, yung papapunta doon para mai-push yung crank arm. Yan, ganda nito. Hollow tech tayo, guys. May lagusan. Ito yun, no, yung isang pedal. Ano tawag dito, guys? Seal bearing Lodi. Ayan, oh. So, palagay ko, wala na ako. Ah, meron pa pala, guys. So, meron ng kasamang valve cover. O, di ba?
Oh, may pre ng bad cover, oh. Ang ganda nito. Palagi ko, wala na ako nakakalimutan dito, guys. So, liyapan uli natin. Ang ganda, promise, oh. Oh, yan, oh. Ganda. So, yan, guys, ang ating bike check video ng Merida Big 9 SLX Edition. Ayan, ang nagkakalaga nga pala, guys, ng 47,000 pesos. Dito lang yan sa MM Cruise Bicycle Trading. Ayan, so ilalagay ko na lang sa description, guys, yung kanilang contact number, Facebook link at Google Map para sa mga gusto mag-avail ng bike na to ba. Siya nga pala, guys. Ayan, bago ko makalimutan, meron din nga pala sila dito ng home credit. Ayan, pinapakilala ko sa inyo si Ate Aiko. Ayan. Ate Aiko, baka ma-invite mo sila rito. Hello po mga kapadyak. Punta na po kayo dito sa MM Cross Bicycles Trading. Mas pinadali na po ang pag-avail ng mga unit kasi meron na po tayong installment sa tulong po ni Home Credit. Ayan, po. Diba? Dahil kay Home Credit po, libre na yung last installment nyo basta on time po ang payment. Kaya i-Home Credit nyo na po. Ayan, oh. So, sa mga gustong mapadali ang inyong pagkakaroon ng mountain bike, ay siyempre nandito si Home Credit para sabi nga nila matupad ang iyong pangarap na mountain bike. Ayan. So hanggang dito na lang guys ang ating video. Huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo ano masasabi ninyo sa ating pinike check na Merida Big 9 SLX Edition. At huwag kalimutan pindutin ang subscribe button guys. Road to 4,000 subscribers tayo. Andyan. So maraming salamat sa panonood. Bye-bye!